Ayan, magandang araw mga ka-DIY. Ayan, kung mapapansin nyo itong ano ko, wala pang cabinet. Ayan, tapos baba, wala pang cabinet. Ayan, bali yan sana yung gagawin kong ano. Tapos baba. Bali yung ano pala dito, tatlong pinto na lang yung gagawin ko nito. Medyo maliliit kasi pag ginawang apat. So, yan, subukan natin gawin to. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Ayan, bali, ito pala yung ano ko. Ayan, sa halip na apat. Apat na pinto. Ayan, tatlo na lang yung gagawin ko. Ayan, bali na... Nakapag-umpisa na akong mag-ano, laminate. Ayan, medyo marumi pa yan. Oh. Dinisin ko pa yan. Ayan, ito yung sa ano niya. Para sa division niya, yan, tatlo. Ay, ito pa pala. Bali, gagamit pala ako ng ano dito. Ayan, ito yung pinto ko. Bali, continuous handle yung gagamitin ko. Ayan, continuous handle. Tapos, gumawa ko ng ano. Ayan, improvise lang muna. Ayan, kung mapapansin nyo yung ilalim ng handle natin. Ayan, may ano siya. Ito kailan ibabaon to. Dito yan sa ano. Ayan, kaya di ko na linagyan ng edge band to kasi ano yan. Dito ipupwisto yan. Dapat nakabaon. Kabaon siya dyan. Kaya gumawa na lang ako ng ano. Ayan, guide. Ayan, nakasit na sa ano yan yung lalim niya. Gumawa nila ako ng guide para maipasok tong ano, yung handle. Yan o. Tapos lalagyan pa ng pandikit yan eh. Yeah, medyo maano pa nga ito. Mababaw pa. Kailangan ko pa pala i-adjust yung ano ko. May awag pa siya. Kailangan lapat na lapat. Bali, ito yung ipang didikit ko dyan. Ayan. Ito yung gagamitin kong pandikit. No more nail. Para nakaganyan yan siya. Yan mga ka-DIY, kakabit na natin tong handle natin. Gamit tayo rubber mallet. Lagyan natin masking tape para hindi na siya gumalaw. Ayan, mga ka-DIY. May kabit ko na. Yan, bali, yan na yan. Yung tatlong pinto. Nakabit ko na lahat yung handle.
Yan mga ka-DIY, kakabit na natin yung pinaka-partition. Ayan, nakikabit na natin lahat ng ano, yung partition niya. Ito, didikitan ko pa to ng ano eh. Ipupurmik ako pa yan. Ayan, pati yung dito, lalagyan pa ng edge band yan. Ayan, malapot nang matapos to, mga ka-DIY. Bali, ganyan yung magiging hitsura ng ano niya eh. Yung finished product. Ayan, ano na lang, ipupurmik ako na lang to. Ayan mga DIY, kakabit ko na tong cabinet. Ayan, ilalagay ko na dun sa taas. Bali, ito lang palang gagamitin kung ano, yung pakakapitan ko sa kanya, ito. Steel angle bracket. Bali, lalagyan ko apat niyan. Apat sa taas. Tapos sa baba rin. Unahin ko muna yung taas para maisampa ko. Tapos saka yung huli na yung baba. Pag may kabit ko na yung taas, may tornilyo ko. Saka ko ilalagyan ng bracket yung baba.
Kaya mga kadeway, bali na naikabit ko na yung ano natin, pintuan ng kabinet. Yan. Tapos yung ginamit ko palang yung ginamit kong canceled hens dito. Dalawang klase. Yung dalawang pinto sa gilid. C1 yung ginamit ko dyan. O pole overlay. Tapos yung gitna. Ayan yung gitna. Sito. Sito yung ginamit ko dyan. Half overlay. Hindi kasi ako pwede mag-pull overlay dito. Dahil pag mag-pull overlay ako dito, ayan, babangga dito yan. Babangga siya. Kaya half overlay yung ginamit ko dito sa ano, gitnang pintuan. Tapos yung dalawang gilid pala na ano. Ayan, yung dalawang gilid na pinto, lalagyan ko ng ano yan. Patungan. Gagamit ako nitong ano, itong ano, shelf support. Ayan, ibubutas lang yan, tapos ibabaon. Ayan na. Ano siya, hindi nakapix. Tanggal-tanggal lang din. Para bang may ilalagay na malaki, pwede pa rin maipasok. Tatanggalin lang. Kaya di ko pa ginawan yan. Dahil ano, nag-aantay lang ako. Baka may mga ano. Pag may retaso ako dito sa paggawa sa baba. Ayan, pag may retaso dyan. Yun ang gagamitin ko dun. Sigurado pag gawa dito may mga retaso yan. Eh mga ka-DIY, bali okay na yan. Success yung ano, paggawa ng kabinet DIY. Di man gaanong perfect, okay lang yan. Kasi ano lang naman to, mga nag-uumpisa pa lang tayong gumawa ng ganitong ano. Lalo na sa paglalaminate. Unang bisis ko lang talagang gumagawa ng mga ganyan. Una dun sa lamesa, tapos ito pangalawa. Kaya medyo, yan, kung titingnan yung mga kantuhang ko. Pero okay na rin yan. Oh. Minsan mayroon akong medyo napapaano yung tabas. Pero pag tingin sa malayo, medyo okay naman. Yan, okay na yung mga ka-DIY.